Thanks everyone. Ito na nga, meron tayong, nandito tayong lahat. Lagi kong sinasabi to na mas importante yung quality kaysa dun sa quantity, di ba? Yung kung tinitingnan ko kayo, marami na tayo eh. Panasan kasi na natin yung marami tayo, tapos mas magulo pag sobrang dami. Kasi hindi mo alam kung sino yung mga susundin na, sinong, ano. Ngayon, nataasan ako na magbigay ng overview dun sa Sumba, kung bakit nagkaroon tayo ng Sumba dito sa subdivision. 2008 nung naging presidente si Rustum, yes. Yung asawa ko. Pero hindi pa tayo nag 2008, hindi pa tayo nagsumba. Kasi ang ginawa lang natin noon, nakafocus tayo sa subdivision. Kasi ang daming problema ng subdivision, di ba? Kumbaga, nakafocus tayo, hindi pa natin alam yung magsumba. Kasi sobrang taba ako noon eh. Ang laki ng tiyan ko na, ano parang, sarap-sarap ako kumain. Hindi ko pa iniisip mag-exercise. Noong 2009, nung nag-isip na tayo na magsumba, wala pang Facebook, medyo hindi pa masyadong in-demand yung Facebook. Friendster, meron. Pero parang yung iba sa inyo hindi nakaranas ng Friendster. Sino nakaranas ng Friendster dito? Ay, marami-rami na rin ang nag-Friendster. Tapos, 2010, nag-start kasi ako mag-diet noong 2010. Nag-bike, tapos, yun, walang kanin ng buong taon. Sabi ko kay Tita Fe, mag-ano kaya tayo, aerobics. Kaya ang unang pangalan nun ay Northwind Aerobics Club. Hanapin ko lang yung ano. Ito, yung first t-shirt namin. Ayan, the Northwind Aerobics Club. Kasi yun yung ginawa niya ng logo ng Northwind, no? Kaya yun yung first t-shirt namin na dapat dadalhin ko ngayon, nakalimutan ko din. Para ipakita sa inyo kung gaano katatag yung t-shirt na buhay pa rin hanggang ngayon. Sinusuot ko papambahay. Ang una naming instructor, hindi ko alam ang pangalan niya. Nakalimutan ko na. Pero si Tita Fe ang may kasalanan dyan. Siya may kakilala dyan sa taong yan. Original, din naman yung mukha ni Tita Fe, ni Tita Sel, ni Marie. So, nandiyan si Cherry, si Mayet. Si Arlene Damarosa ay original na kasama namin. Tapos si Doris at saka si Rachelle Balwalwa. Yun yung anak niya, dalaga na ngayon yan. Yan, tapos si Shamay, yung anak ni Doris. Yan, hindi pa covered. Diyan kami nagsusumba. Ay, actually, aerobics club na. Wala pang sumba nun eh. Diyan kami nagsusumba. Yan, no? Si Tita Celiata itong nasa harapan. Tapos, yan sila, ano? Saturday lagi. Yan, sa tuwing Saturday yan. Ayan, si... Diba? Tignan mo naman yung mga mukha nila. O, diba? Ayan, yun na sa gitna. Tapos, yung nagawa na yung dun sa extension, wala pa rin... kami pumupunta. Ayan, may mga paupo-upo pa na ganyan na nalalaman. Yeah. Oh, ayan. Hindi ako nagsumba dyan. Kunwari lang sa picture, kaya ganyan yung itsura ko, hindi masyadong nakaupo. Tapos, meron kaming time, pag every Saturday, yung dadali namin yung belly, kasi nagbe-belly dancing kami. Ang ano namin dyan, instructor namin, si Ira. So, yung may kasama kami dyan na tagalabas, hindi namin kilala eh. Basta nag-join lang sila, dalawa sila. Iba si Nang Iki yung nakadilaw. Oo, si Nang Iki yung nakadilaw. Kasi Terry, yan kasama pala si Terry sa original. Oo, si Terry. Oh, ayan. Kung, kaya ko nilagay yan, kasi yung bag ko, na ginagamit ko lalagyan natin ng camera, eh ayan pa rin. Ah, okay. Nang 2010. Yan yung 2010. So buhay pa rin siya. Tapos ayan o, tinan nyo, di ba, nag-belly dancing kami ni Tita Kay. Oh, hindi. Tapos, meron din kami yoga mat. Kasi meron time na nagganyan-ganyan na kami. Oh, di ba? Oh, si Terry, puro pa-cute pag nakaharap sa camera. Yung si Inang, hirap na hirap siya, nagpapa-cute. Sino? Inang Fe. Inang Fe na nasa London. Oh, ayan yung mga... Ano na, sa yoga. Para matutulog na lang. Ganyan. May yoga-yoga pa. Tapos, inintroduce din sa amin ni Ira yung Sumba Sentaw. Yung Sentaw daw chair, ibig sabihin, nag-gigiling-giling kami na kasama yung ano yung upuan.
O, di ba? Bubuka-buka ka. Mga ganyan. Exercise talaga. O, yan yung mga exercise talaga. Hindi pa kasi siya sumba. Pero maganda nga rin yun. Talagang pawis-pawis ka dyan. Balik nyo yan. Ayan yung second na t-shirt namin na, na pinagawa. Yan. Kasama namin si Salve pala, no? Si Salve kasama natin. Ay, si Ira. Ayan si Ira. Tapos marami rin kaming kabuluhan. Magmula noon hanggang ngayon, naglalaro-laro din. Ganyan, no? Diba? Yan si Ira. Picture-picture. Naglalaro-laro din. Mga picture-picture. Diba? Ayan yung mga pinili ko lang naman. Tapos, during kay Ira, napunta kami sa, ano, sa bayan. Pumupunta kami. Hindi ko umalit si Ivy. Si Ivy yung isa sa pinaka-okay na scene na umawak sa amin o na, na ano namin. Kasi sobrang bait niya. Tsaka, si Atita Amy yan. Amy Vicente. Yan. Si Ivy kasi madaling pakiusapan niya. Pag sinabi mo, di, wala kang ano dyan. O, ayan siya, si Ivy. Nasa Japan na kasi. Nasa Japan siya. May anak kasi siya doon. So, kinuha siya. Nung during kay Ivy, pumunta kami sa Valenzuela naman. Kasi nandoon si Joshua Zamora at si Jopay. Pinili ko lang yan. Kasi may mga kasama kaming... Ako nakasama dyan. Tapos, marami rin kami mga kaing-ingan. Ayan o, di ba? Nagsusuot kami ng ganyan. Tapos, magpapalda. Ang daming mga leggings. Tapos, naging Zumbaholics. Northwind Zumbaholics na. Kasi, yun ay na-introduce na yung Zumba. Na. Tapos, kasi si Ivy, nung umalis siya, nang dinala niya sa amin si Sinet, tsaka si Floor. Kaya nung sa'yo naaalis si Ivy, hinati ni Ivy, ginawang TTH, di ba? Isang Tuesday kay Ed, Thursday kay Floor. Kaya kasama namin siya. Yan yung isa rin sa mga t-shirt namin na pare-pareho, yun lang. Yan. Diba? Ang dami na namin mga t-shirts, Eto, kasama na si Tita na yun dito. 2017. Alam ko kasama na si Doktora dito ng 2017 eh. Ayan, wala pang ano. Tapos, pumunta kami sa nagkaisang nayon. Kasi ando doon naman yung Zumba Goddess na si, yan, Gingin Tolentino. May alam mo naman ako, pag nakakita ako ng ganyan, hahabulin ko talaga. Hinabol ko yan. Wala akong pakialam sa nagbabantay. Ayan, ayan o, barangay nagkaisang nayon. Tapos, nag-hello sa amin si James Reed kasi naging Northwind Zumbanatics naman. Sumunod na pangalan, Zumbanatics. O, dyan, pagka ano kasi, nandiyan kami pag medyo marami, nandiyan kami sa court. Si Sin Ed yan. Yan o, diba? Tapos, ayan na si Sin Carla, covered court na. Nandiyan na kami pumunta. Kaya lang kasi noon, parang pag nandun kami, parang nalalakihan kami dun sa venue, mas nasanay kami dun sa mas maliit. Yan, isa yun sa mga magagandang t-shirt namin. Sino pa nandiyan dyan? Si Doktora nandiyan na si Doktora. Tapos si Ma'am Shi. Nakagitna kay Latita Neng tsaka si Ma'am Shi. O, so nga no. Si Ma'am Shi at tsaka si Tita Pina kasama dyan. Kaya lang, sad to say nga na iniwan na nila tayo. Yan, isa sa mga t-shirts namin noon. Meron tayo yan. Yan. O, diba, mga kapikaya. Ganda. Kung saan-saan nagpo. Ayan yung time na napakalinis pa ng ating park. Yeah. Ngayon, parang hindi ka na pwedeng tumapak doon. Kasi parang magkakadengge ka na. Ayan ba si Tita Pina? Tapos, kapag ka may patay, pag may patay kasi, hindi kami makasumba. Pero gustong-gusto magsumba. Siyempre, katulad niyan, very generous ang ating Dimal family. Kaya, dito kami nagsusumba. Oh, ayan. Diba? Oh, nandiyan yung ano, yung scene nasa taas para magsumba-sumba lang dyan. May stage. Tapos, nagsumba rin kami sa beach. Hindi ako kasama dyan. Oh, bakit hindi ko ba sumama dyan? Ayan, no? Oh. Mga kagigising lang, tapos nagsumba sa beach. Ayun, diba? Masaya din naman. Masaya. Kasi history yun. Tapos nag-Baguio kami noong 2018.
2018, December ata yun, no, nagbagyo kami. Yan sa Great Farm. Yan, sa Bagyo. Sumayaw kami dyan, kaya hindi ko na nilagay yung video. Siguro sa gagawin kong ano, presentation talaga. Ganda ko. Wala yung ganyo ko kasi nahack yung ano ko. O, di kunin mo sa aking album. Sige. O, tapos, ay nakikigulo sa amin kapag ka lang susumba kami. Dalawang lalaki. Ay, tatlo yan sila minsan. Minsan apat yung driver. May driver na nakikigulo. Ayan, nakita lang ni Bumoy. O, yan na si Sim Carla. Napakataba pa niya dati. Oo, taba niya dati. Sayang wala siya dito. Ba't wala? Mamaya pa siguro. Tapos, naging dustling sumba na. Pero may chicks. Parang mga, ano, manok. Valentine's Day. O, yan, Valentine's Day yan. Ang daming t-shirt nyo. Oh, diba, may mga bulaklak pa kami. Parang totoo. Parang si Eddie bulaklak. O, ayan yung mga apat na lalaki na nakikigulo sa amin. Ay, ang natato na muna mala si Marie talagang in-love na in-love sa kanyang asawa, no? Kasi kahit saan pumunta, karantina nyo naman. Tapos yan, dumating na yung mga taga-Pasacola. Kasi wala namang, pumunta lang sila sa amin para sabihin na gusto nila mag-join. O si Carla, di ba, sobrang taba. Andi dyan na si Maricel. Si Maricel kasi, nag-join siya. Minessage niya ako sa online. O, tapos sabi niya kung gusto niyang sumba. Sabi ko, okay naman. Sabi, napakilala siya ng taga-Bistik Bilsa. Laila. Yan o, ang taba. Katabi niya si ano, si Carla. Tapos, eto na yung first Christmas party. Sa totoo lang, yung 2019, yun yung first Christmas party ng sumba. Kasi, tuwing magpa-party kami, laging kasama yung mga friends na hindi nagsusumba. Kaya, hindi talaga siya masasabi na sumba Christmas party kasi may mga nakahalo. Ano? So ito na yung dito din sa lugar na to. Kasama namin yung mga taga-Pasacola diyan. O tapos, syempre naging part din tayo ng birthday celebration dito. Diba? Sumayaw tayo. Kaya nilagay ko rin diyan. Kaya ito naman yung last picture natin bago mag-pandemic. March. It's March 13 yan. March 13 or March 12. Dahil kay Marie. Kasi, ito yung may dahilan ng pagka-pandemic niyan eh. Ay, bakit mo? Diba? Kaya nag-pandemic ko, Lord. Tapos, natawa din siya sa itsura niya eh. Tapos, nung June, ay, nag-birthday si Tita Fe. Nung this year, diba? Nung May. Tapos, nagsumba-sumba tayo doon. Parang, gusto niya na uli magsumba. Ganyan-ganyan. Sa totoo lang, ayaw ko pa ng time na yon. Pero, gusto na nila magsumba. Kaya nga, kinausap na namin yung mga officers na magsusumba na kami. Kaya, eto na yung first picture natin. Na dazzling sumbandemic. Yung sumbandemic naman, ang ginawa ko kasi, dazzling sumba family. Sumbandemic, habang may pandemic, yun pa yung ginagamit natin. Pero, nung nag-first picture natin, tapos yan na yung mga sumusunod. Yan. Gray. Pink. Orange. Red. Tapos, dahil kay Lenton, kaya nagkaroon tayo ng mga ganyan-ganyan, mga Disney-Disney, mga kung ano-anong kaik-ikan. Pero okay naman, di ba? Masaya naman tayo dyan. O yan. Floral. Tapos stripes. Camouflage. Tie-dye. O, diba? Ganda niya. Tapos, animalistic. Torta? Tapos, yun nga, ito rin yung year na nagpunta tayo sa Tanay. Thank you ulit kay Tita Neng. Kasi, nakarating tayo ng sama-sama doon sa kanilang lugar ng libre, syempre. At saka, kahit na ano pa yung mga naranasan natin doon, pangit o naglakad, sumakay sa truck. Napaka, ano naman, nakakapag, ano ba yung tawag doon? Memorable siya kasi iba yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa din kahit sa mga, kumbaga yung naramdaman mo doon, pag may ganung pagkakataon na may kasama ka, pakiramdam
pakiramdam mo, hindi naman mahirap. Kahit na nahihirapan ka. Kasi may, alam mo na may kasama ka, may pamilya ka. Kaya naman nilagay ko yung family. Kasi pag sinabing family, di ba, iba yung impact sa puso mo. Pag sinabing family, oh, may mga tampuhan, pero family, pamilya, hindi mo pwedeng alisin kasi pamilya mo. Kaya mas maganda na lagyan natin ng family. Yan. Ayan, hello, Sin Ed. Yan na si Sin Ed. Hindi mo na naabutan yung presentation eh. Pero di ba, uulitin ko yan ang mas maganda. Kaya ngayon, ito na yung after ng 2 years na pandemic, wala tayong Christmas party na 2020 and 2021. At ngayon 2022, babawi naman tayo. Actually, yung raffle, wala na tayo yung dati. Medyo, na-miss ko lang ba? Minsan naisip ko, bago tayo mag-party, ano kaya? Lapitan lang yung mga alam natin na friend, na talagang lambingin. Kung kaya naman, di ba? Eh, medyo okay naman. Kaya, andiyan na kahit yung mga simpleng bagay lang na magpapasaya sa atin, na meron tayo, na magagaling sa iba. Nakakasaya ng puso yun. Kaya, blessing yan sa atin na meron tayo ngayon na ganyan. Diba? Kaya, eto, uunahin na natin, pasalamatan. Siyempre yung Panginoon, kaya tayo nandito dahil sa kapanganakan niya. Dahil hindi naman tayo magsasama-sama ngayon kung hindi siya pinanganak. Pero sabi nga, mas magandang alalahanin ang kamatayan ni Jesus kaysa sa kapanganakan. At hindi rin natin talaga alam kung talagang December nga siya ipinanganak. Pero para sa akin kasi, kung anumang petsa, tumapat yung kanyang kapanganakan, pasalamatan pa rin natin na sinilang siya. Diba? Kaya napapasalamat tayo sa Panginoon. Siyempre, ang Dimal family, dahil lagi tayo nandito, nakikiamot ng kanilang venue, palakpakan po natin ang Dimal family. Kuya Ed, saka si Tita Sen, saka yung mga anak niya, minsan naiingayan, Ian, pasensya ka na. Tapos, siyempre yung asawa ko, ang mahal ng Torfi, no? Saka ng gasolina ngayon. Tapos, pupunta lang para lang dyan. Tapos, hey, halo-halo pa siya na talagang pinagpilitan niya sa akin. Tumatanggi ako dyan hindi dahil matrabaho. Pero talagang pinagpilitan niya yung halo-halo na yan. Tapos, ito yung mga pinadala natin, yung mga letters kinausap ko. Terry and Leon, napakabubuti naman talaga yan. Ng El Campos Trading, kung may mga pagagawa kayo sa bahay, kailangan niyo ng mga tiles o kailangan. Pwede kayo sa kanila, may mga discount yan. Siyempre kay Ate Yvette, badar ng Marcela's Garments. Tapos, si Ate Yvette, napakadaling lapitan ni Ate Yvette kahit na anong oras, basta kaya niya, ibibigay niya. Tapos, si Sir Leonard de la Cruz. Si Sir Leonard de la Cruz, ito yung kapatid ni Capsani. Dahil kaklose yan ni Maring Brenda, tsaka nakasalubong kasi namin. Hilingan namin, tinapalan namin yung mukha namin. Tapos si Mark and Joanne Fajardo, kung kilala niyo sila, di ba, yung may Joanne Mark Motor Shop and Accessories, nagbigay din sila. Tapos si Vicky Domingo, yung best friend ni Maring Brenda, na bagong tira sa, dyan sa, Marymount Street. Meron din kasi, wow, tinan mo naman ang blessings dumarating, ang daming pizza from Brenda's daughters. Thank you very much. Si Vicky Domingo, meron din silang company na Avril Enterprise. Tapos, pinya ka masarap. Siyempre, care of Ronald and Ola Henson. Kasi hindi tayo nasi zero dyan. Laging meron tayo dyan. Tapos, kagawad Marlon Mendoza, Pastor Dondon and Cheryl Villano ng DYYS Merchandise. Siyempre, care of kay Tita Nenia. Yung ating kasama na si Arlene Lamarosa ng Gemini. Gemini company, no? Tapos, siyempre, Brenda Chu and her daughters. Diba? Yan. Talaga napaka-supportive ng mga anak niya sa kanya para lang maging masaya kanilang mama. Thank you very much sa inyo. Tapos Aquino Construction, care of Lentot and Dream. Kumbaga yun, kung may sa construction, kailangan nyo, pwede rin sila kayo lumapit sa kanila. Congressman P.M. Vargas and Councilor Alfred Vargas. Tapos si Itong Fe, napagawa kasi siya sa akin nung sayaw-sayaw, yung ginawa ko mga sayaw-sayaw natin. Tapos, nung nagpagawa, ay, hindi pala, ayoko nagpagawa siya. Tapos, syempre, nagpagawa na rin.
siya, ina, magpi-Christmas party kami. Hindi magbigay ka na lang ng gift. Kahit pa paano nagbigay siya. Hindi ko alam. Kaya lang din niya alam yung laman. Tinatanong ko, ano, ina, anong laman? Hindi ko alam na eh. Parang kettle ata yan. Ewan ko dyan. Sabi niya, ano, hindi niya alam. Tapos si Maricel, syempre, yung kanyang barley products. Yan. Tapos, nandito din yung anak niya, yung maganda niyang anak ko. Dati, liit-liit pa. Ngayon, ano na, ganda-ganda na. Jojo and Beth ng Trute, care of Tita Fea. Yan, hindi naman, napakabait din nila Jojo. De La Cruz, no? De La Cruz. Tapos si Tita Fe, kunanan, syempre, dala na rin yung mga chairs na yan. Mga may karafol din siya. Syempre, nagtitindi sila ng itlog. Eh. Kaya dapat may itlog na karafol. Diba? Catering yung kay Kapitana. Especially kay Kapitana Christine Joyce De La Cruz. Ngayon pa lang natin matitikman yung kanilang luto. Tatry naman natin. Baka, yung sa games, kami ang tatlo. Si Kapitana, si Maring Brenda, tsaka ako. Kami yung tatlong nag-effort dyan sa yung mga games sa mga barya-barya doon. Tapos, kay Sally, yung kanina kasama ni Kapitana kanina na babae. Friend namin yung ni Brenda. Yun yung lagi naming pinapakiusapan sa barangay kapag different committees ng eto, ng party natin na to. Kasi kung wala, wala yung mga committees na yun, hindi tayo magkakaroon ng ganitong party. Siyempre kayong lahat. Sabi nga nila, lagi ko madalang sasabi, naririnig na ang galing daw nung leader ng Dustin. Sabi ko, sino ba yun? Ako daw. Sabi ko, ang galing ng isang leader ay hindi mapapakinabangan at hindi pwedeng galing lang niya kung wala yung mga kasama niya. Kaya yung galing ng yung smart, yung talino ng isang pinuno ay nakasalalay din dun sa mga kasama niya. Kaya thankful ako na kayo yung kasama ko kasi kahit anong ipagawa sa inyo pa, mandidun tayo sa ano, si Manang Mercy, nagugulat ako. Pagkasabi, oh, sayo ng ganito. Pag sinabi ni Doktora, ganito tayo. Walang nagda-tantrums. Kumbaga parang lahat. Game talaga, walang KJ. Kaya ang saya ng ganon na wala kang nakikita ng nagki-KJ. Kasi pagka may KJ, parang masisira na yung grupo. Kasi nakikita mo, ano na lang yung pag-uusapan eh. Kaya ganon. Kaya eto na, napakahaba na. Enjoy the party. At ibibigay ko na ang microphone kay Doktora Dulce. Thank you very much.